Once again, every Monday ang cut-off up to 12 midnight o 11:59. Then makukuha yan, i-release yan ng company sa Blast Up main office natin sa Manila every Friday. So dahil malayo tayo dito sa Mindanao, makakarating yan dito sa Mindanao every ano po, Monday, basta by next week, Monday, Tuesday, Wednesday. Ganun po siya. Every Monday is cut-off day, so every Monday po tayo mag-request ng payout up to 11:59 PM. Pero kung maaari, bago mag-Monday, dapat maka-request na po kayo, baka hindi po kayo makahabol sa cut-off. So yung sa amin dito, nag-cut-off kami na every Friday or Saturday para hindi ka na mahuli. Kung may maiwan pa, pwede mo pa ipahabol sa Monday. So ngayon, paano ba maging successful sa pag-request ng payout dito sa Plaza? So first thing to do is pumasok ka sa Google or Chrome. So unang-una mong gagawin ay pumasok ka, i-click mo tong Chrome or ilagay mo yung website na www.google.com. So or then click mo yung Chrome application. Ayan, click na po natin. So yan ang lumabas. So dun sa taas, ilagay mo yung link or yung tinatawag na website. So pasok ka sa www.blastupintl.com. So ayan na. So click mo to, enter. So enter mo to. So pasok na po tayo dito sa BlastUp website. So may nakita ka dito na inverted na triangle sa upper right side. Again, click mo tong sa upper right side na inverted triangle. Then kung makikita mo dito, nandito yung mga features. So click mo tong pinakababa, login. Login ka sa account mo. So yung gagawin natin sample to login is yung account na ini-entry natin or ini-encode natin kagabi. Ngayon na naman is Monday. Last night is Sunday. So gagamitin natin yung account ni partner RC Kilgot para ma-connect natin kung paano ba talaga mag-entry, mag-encode, mag-arrange ng iyong account sa mga bagong members, kung paano ka mag-request ng payout. So enter the username of RC, no? So ang username niya is SF10AQ. Ayan. Then enter yung password. Yung password niya is ito na naman, i-edit lang daw niya to. Huwag kayong mag-alala, kung kuha pa nila, hindi yan basta-basta na manakaw yung pera mo dyan. Okay? So, pagkatapos may ilagay yung password at username, click login. Pag malakas lang yung connection, mabilis lang yung login. Ayan, pasok na po tayo. So, nakita nyo kagabi yung kumikita na account ni partner Arcelio sa dami niyang account, na 16 account siya, pero ngayon limit na 15 na bawat account, 15 lang talaga na po, para po for second bot o bus na hindi malulugi, magkaroon ng sustainable na lagi. So dito, kung makita mo saan niya kagabi daming accounts niya, isang pasok sa baba, ang daming kumikita. Pero ngayon, i-click natin yung mga accounts kung sino yung kumikita. Di ba kagabi ang kumikita niya ay account number 2, number 4, and number 15. Yung iba kumikita pero maliliit lang. Yung account number 2, 4, and 15 lang po ang ere-request lang po natin ngayon. So, click mo to. So, click mo to ulit dito sa upper right side na triangle na po. So, pagka-click mo, click mo tong SF10AQ. Yung SF10AQ naman, click mo to manage account. Yan po. So, sa manage account, click mo tong number. Ito kasi number 1 niya. Yung 18,000 yung kita niya. Waiting niya 20,000, diba? So, dito tayo sa number 2. Click natin yung number 2 account. Pagka-click po natin, lalabas yung account niya o dashboard niya. Ayan. Pasok na po tayo. So, pasok na tayo sa dashboard 66668. So, meron po siyang income
na 800 pesos pero yung total income niya is 11,340, may available points on left pa siya na 25,920. Para makarequest po tayo ng payout, i-click mo lang itong 800 pesos total available balance. So pagka-click mo niyan, ayan, nakaklick na po tayo. So loading. Okay, pasok na po tayo sa withdrawal request. So pagka enter mo yung gusto mong amount, gusto mo ubusin yan, 800 pesos, pwede. Pwede 500, pwede 300. So ito, 800 pesos sa account number 2 niya. So lagay natin yung 800. Ano po? Then yung password mo. Huwag mo kalimutan yung password mo. Importante yan. Every mag-request ka ng payout. And then, pagkatapos mo mailagay, submit yung, click mo yung submit. Then, are you sure you want to continue? Okay mo lang. So, ayan. So, your request is now in process. Thank you. So, zero balance na yung available mo dito. So, ganun lang po kabilis siya mag-request ng POP Plus Plus App International. So, then, di ba, kung makikita mo kanina yung account number 2 niya, so, pasok ka na naman dito sa upper right side kasi maraming accounts na gusto niya request. So, ito po, click mo tong account number 4 kasi ito yung kumikita sa kanya. So, account number 4 is the last digit is 638. Ayan. Meron po siyang kita na 816 pesos. So, ayan. 816 pesos. So, lagay natin yung 816 dito sa amount. I-type mo lang. Busing mo yan. Then, yung password, huwag kalimutan ulit. Ito po. Ayan. Pasok na. So, again, click submit. Then, are you sure you want to continue? Okay ka lang. Then, wait for the pressing. Okay, your request is now in process. Thank you. So, yan. Tapos na tayo. Again, ito yung maganda sa Plus App kasi kahit ganong kadaming accounts, hindi ka napapasok ng iba't ibang account. Para hindi na hassle para sa'yo. So, another account na kumikita sa kanya, and zero na po yung available dito. So, another account na kumikita sa kanya, yung 15. So, click natin ulit. So, click natin ulit ito ang upper right side na triangle. Tapos, SF10AQ. Then, manage account. Then, click yung number 15. Dami account niya, no? Lahat yan kumikita, pero yung malalaking account lang ang i-request po natin. Okay? Yung number 15, click na po. Ayan, pasok na po tayo. So, ngayon, may kita po siya ng 700 pesos. So, click mo itong amount, then enter mo yung 700 pesos. So, enter your password. Yung password ni partner, sige, password natin ha. Dapat tama yung password. Para hindi ka magpaulit-ulit. Ayan ha, then click again, submit. Then, okay. Ayan, tapos na. So, congratulations, no? Your request is now in process. Thank you. So, zero balance na. So, kung i-check natin to sa dashboard, pasok tayo sa dashboard ng number 15 account niya. Yung iba, maliliit na lang kasi, so hindi na gagalawin. Na po, so, pasok tayo sa dashboard ng number 15. Ayan. So, dashboard, kung makikita mo dito, 74 pesos yung kita niya. Pero ang nangyari yung zero na yung total balance niya. So yan po. Yan din po dito sa account number 4 na na-request po natin kanina. Check natin din yung dashboard niya. Ayan, pasok na po tayo sa dashboard. And now, yun. Yung total available balance niya is zero na po. So wala na. Dito na-request na po natin. So yan po. At yung number 2 account. Click po natin yung number 2. Ayun, pasok na po tayo. Ayan. So, zero na rin yung total available balance niya. Pero ang laki pa ng available points niya. So, kita pa siya more than 30,000 yan kapag magkaroon ng query. No? So, ganun lang po. At huwag kalimutan na i-log out talaga. Ano po? So, i-log out po ito. Kasi every Monday talaga, 11:59 hanggang 11:50. So, minsan kasi, ano po, yung connection kasi mahina. Kaya, kung maaari, ahead of time, mag-request na po kayo.
para maiwasan yung mga pagsisisi po. Eh, kasi nangyari na po sa amin, naabutan kami ng 1201. Hindi kami nakaka-request kasi sobrang hina ng connection. So kaya kung mag-request ka, pwede ka Sabado, Sunday o Friday. Ganun lang po. So dito, eh, huwag mo kalimutan na lalo na kapag gumagamit ka ng computer sa labas, internet sa labas, huwag mo kalimutan na mag-log out talaga para hindi makita ng iba yung iyong account, no? Baka mapalitan nila ng password, mahirapan ka mag-retrieve na po, so mahasal na. So, ingatan mo yung password mo kasi pera mo rin yan, diba? So, click mo to dito sa upper right side, no po? Ayan, para mag-log out. Then, SF10, click mo tong SF10 AQ. Then, sa pinakababa, may log out. So, click mo yung log out. Then, antayin na lang natin yung... Okay. So, yun na, nakalog out na po kayo. So, congratulations. Antayin po natin. So, once again, every Monday ang cut-off, 12:09 o 11:59. Then, makukuha yan, i-release yan ng company sa Blast Up main office natin sa Manila every Friday. So, dahil malayo tayo dito sa Mindanao, makakarating yan dito sa Mindanao every, ano po, Monday, basta by next week, Monday, Tuesday, Wednesday. We'll be right back.